Ilang preso ang hiniling na mapabilang sa listahan ng mga isusumiting pangalan para mabigyan ng executive clemency bago ang pagdating ni Pope Francis sa bansa. Kabilang sa kanila ang ilang may sakit at matagal nang nasa piitan. Balita hatid ni Ian Cruz. Hindi lang tulong medikal ang hatid ng Public Attorney's Office sa medical mission nito sa Bilibid. Dumulog din dito mga umaasang mabibigyan ng executive clemency o pagpapatawad ng Pangulo na target bago dumating si Pope Francis. Sana po tulungan niya po kami palayain. Meron nga mga matagal nang inirekomend ng bigyan ng executive clemency tulad ng mga miyembro ng Abadilla 5 na nasentensyahan dahil sa pagpastang kay dating Philippine Constabulary Colonel Rolando Abadilla noong 1996. 2011 pa ang rekomendasyon. Maasa kami na palayain na niya kami dahil mga pugay lang kami. Nakasalalay sa kamay ng ating mahalang Pangulo, Pinoy, kung ano man, kung ilan at ano man. Sapagkat, yan nga, nadarating ang Santo Papa, siguro, marahil sana we're hoping talaga for the best. Di man maihabol sa listahan, may legal assistance din para sa mga bilanggong nais iapila ang kanilang kaso o hangad na mapalaya o mapaikli ang pagkakakulong sa pamamagitan ng parole, pardon at commutation of sentence. Pero may mga hati ang pag-asang mapapalaya sila tulad din National Democratic Front member Ed Sarmiento, isang political prisoner. 50-50 siguro. Ayaw muna magkomento ng pamunuan ng Bilibid sa listahan ng isusumiting pangalan na maaring mabigyan ng executive clemency. Nakatuon daw sila sa balasahan kasunod ng mga kontrobersyang hinarap nila. Malaking ano yan, malaking command yan sa loob. Hindi naman pwedeng i-pull out mo kagad ng buo yan. Tapos maglalagay ka, baka magkaroon ng vacuum. Pag-alis nito, biglang yung papalit, yung mag-take over, hindi kagad mag-ano. May problema tayo ron. Kaya ang ano natin dyan, ganong-ganon na lang. Gradual ang pagpapalit ng tao. Ian Cruz, GMA News.